Good morning, Julius and Zen. Good morning, ma'am. Opo. Ma'am, tomorrow ay magdedesisyon po si Pangulong Duterte kung ang ating pong NCR ay sasailalim na sa MGCQ. Kayo po ba ay sang-ayon dito, Doc? Julius, alam nyo kasi yung ganyang klaseng tanong, I think we need to reframe the question, no? Mm-hmm. Parang ang ating mindset, it has always been open or close. Mm-hmm. When in fact, maybe we should be moving forward to another dimension of the question, which is, kung magdedesisyong magbukas, ano ba kailangan natin gawin? Kasi alam mo, sooner or later thing yan eh. Alam naman natin kung gaano nakahirap ang ekonomiya. And even as health professionals, syempre ang dimension na gusto naming alagaan ay yung health. Nandun din naman yung push ng economy na kailangan na tayong magbukas. So siguro ang dapat nating itanong is, paano natin gagawin to na at the same time, ligtas pa rin tayong lahat? Mm-hmm. So meaning, Doc, kayo po ay sumasang-ayon na rin, no? Because kinakailangan na nga umusad ang ating ekonomiya na tayo po ay sumailalim na rin sa GCQ. So ngayon, since ganun na nga po ang inyong punto, paano po tayo mag-iikap? So, I heard the portion of your interview nung kinukote nyo si Yusek Berhere. And yun actually ang kailangan nating tutukan. Kasi in the same way na as individuals, parati tayong pinapayuhan na dapat inaalagaan natin yung possibility na hindi tayo mahawa, no, by implementing yung minimum public health standards at apat dapat. Dapat gawin din natin yan dun sa community setting. Paano natin mabibigyan ng pagkakataon ang mga tao na parati nilang nai-implement yung apat dapat. Pwede naman natin silang paalalahanan tungkol dun sa pagsuot ng mask and shield at physical distancing. Pero kailangan natin silang bigyan ng opportunities na ma-exercise ang or makapili ng mga lugar or manatili sa mga lugar na magaganda ang air circulation. I think that's the other more critical thing. Eh. So, paano yon? Kailangan natin mabigyan ng pagkakataon ng mga tao na pag sila ay sasakay sa public transport, maayos itong mga sasakyan nila, yung pupuntahan nila, nakakasiguro tayo na maganda ang ventilation. Pero yung timing, Doc, no, na ngayon ay wala pa tayong vaccine, di ba? At may variants pa tayong binabantayan or yung mutations of concern. Hindi ba ano yung factors yun para isipin na magdalawang isip dito sa pagpunta natin sa MGCQ? Oo. Totoo yan, no, Julius. Alam mo kung very one-dimensional lang kasi ang iisipin natin. Let's say, let's put this situation, for example, in a hospital where walang economic pressures na pinag-uusapan. Tapos nagkaroon kami ng balita na dun sa isang ward may kumakalat na sakit. Siyempre, ang very obvious answer is, hindi muna. Ayusin muna natin yan, no? Mm-hmm. Pero I don't envy the decision makers. It's a very difficult choice to make. Pero siguro ang kaya naming ibigay as inputs as health practitioners is, tama yung sinabi mo, isipin natin, kaya pa ba? Kung kaya, syempre mas madaling desisyon na nawag muna. Pero kung hindi na talaga kaya, ito gawin natin. Mm-hmm. Pero also the question, ma'am, kasi kung dumami man ang ating mga kaso, kaya ba ng mga health workers natin? Dahil dati, kayo ay nag-appeal, no, for a time out. Hindi ba kayo natatakot na this time baka maulit? Oo, syempre nandiyan yan parate, no, Zen. Siguro from the time na nangyari yon, siguro yung mga medyo na nagkaroon ng improvement will be the fact na yung healthcare utilization rate na metric or yung parang parameter na dating tinitignan natin, medyo mas naayos na yan. No, sinama na rin yung konsiderasyon na hindi lang yung kama, kung hindi yung staffing pattern, kailangan isipin. Tapos, actually, ang isang medyo nakaka-encourage, bago nangyari itong pagtaas na naman natin, yung ating reproduction number, medyo bumaba na tayo eh. End ng January hanggang first week ng February, less than one na tayo, kung papansinin ninyo. Nasa reports naman yan eh. Kaya din siguro, no, nagkaroon ng meeting nung nakaraan sa IATF, medyo na pag-usapan, no? Pero syempre ang decision naman natin hindi proposal ngayon, mamaya didesisyonan na pinag-uusapan pa. In the meantime may nangyaring ganito, may mga bagong obserbasyon tayo. I'm sure isa sa alang-alang din naman 'yan when there's a meeting tomorrow.
Sabi ko nga, ang pinanggagalingan din ng confidence ng ilang nagpupush nitong MGCQ is yung experience from December. Yes. Na nag-increase pero mukhang maganda ang performance so far, manageable. Pero do you think na nag-i-improve din, ma'am, yung ating pag-manage sa mga cases na ito? I mean, mas gumaganda ba yung ating kakayanang pagalingin sila? I would say so, no. Mas nakikita naman natin na yung mga critical, yung mga moderate to severe cases natin medyo hindi na umaabot sa critical. Yung mga critical mas nabibigyan natin ng fighting chance. Pero having said that, syempre pag medyo may edad ka na, marami kang sakit, mahirap talaga kahit na ano pa naman ang dumapo sa iyo, totoo naman 'yon, 'di ba? Lalo na siguro kung ganitong klaseng bagong sakit. Gusto ko rin makuha yung reaksyon nyo, Doc, doon sa balita nga kanina na may, kahit na ikaw ay na-vaccinate, ay may posibilidad na ikaw ay maging a carrier nitong COVID-19. Anong tingin nyo ron? Is that a common effect po nitong vaccine or isolated case lang po ito, itong na-monitor sa bansa? I think we have to clarify yung konsepto ng carrier. Ang carrier kasi usually dun sa paggamit namin in medical circles is meron ka nung mikrobyo for a long time, no, pang matagalan, tapos syempre na ililipat mo siya sa iba nang hindi mo namamalayan kasi wala kang nararamdaman. Now I think yung situation that you're referring to is nabakunahan na and yet nahawaan pa rin siya at nagkalat pa rin siya ng sakit. Now, kung ganoon man yun, posible talaga yun. Kasi kung tatandaan natin yung mga sinasabing efficacy rate ng bakuna, dapat ang nasa isip natin, pag tinukoy tayo ng efficacy, ang itatanong natin, against what? Kasi ang nasa isip natin, efficacy against, iba-iba yun. Iba ang nasa isip ko sa isip mo. Pero in fact, yung sinasabi ng trials is efficacy against prevention of severe disease at saka prevention of death. Hindi naman sinasabi nung efficacy na hindi ka na mahahawa at hindi ka na makakapanghawa. Kasi wala pa yung datos na yun. Kaya nga kailangan subaybayan pa over 1 year, 2 years para makita natin pati yung mga rates na yun, kung ano man sila. So therefore, reasonable yung i-expect natin na pwede pa tayong mahawa, pwede pa tayong manghawa, pero hindi na tayo magkakaroon or bas bababa ang chance na magkakaroon tayo ng matinding sakit. Kasi nga ang perception na Doc, diba, kapag dumating na yung vaccine ay ito talaga yung ano, solusyon doon sa problema para hindi na kumalat yung COVID. Pero kung may mga ganyang nangyayari, di ba? Yeah, in a way, tama din yun. Kasi kung mas uunti yung magkakaroon ng matinding sakit, syempre mas mabababa yung tinatawag na viral load na bitbit nila at saka yung tendency nilang makahawa ay bababa. Pero to directly say na lahat ng pinakunahan mo hindi na manghahawa, hindi yon. So I know it seems like it's a matter of parang terminology and technicalities, pero mahalaga yon for transmission dynamics, dapat naintindihan natin. And take away nyan para sa bawat mababakunahan, hindi pa rin pwedeng magtanggal ng mask and face shield, di pa rin pwedeng mawala ang physical distancing. Pero malaking bagay yon na kung kunwari, wag naman sana, pero may pumalyang, o may mahawaan, hindi na ganun kabilis yung pagkalat. We're hoping to achieve that. Naiinip na rin ba kayo, Doc, dun sa mga vaccine? Yung pagdating po? Sobrang excited yung mga tao, no? I'm actually with PGH and alam mo yung atmosphere no, nagkakaroon ng registration. Talagang iba eh. Naramdaman mo yung hope ng mga tao. So siguro naman, andyan na rin naman yan. Total, nakakasa na lahat eh, di ba? Inaantay na lang natin. Okay. Thank you so much. Thank you so much, Doc. Oo. Actually, gusto kong hingan pala si Doc ng huling mensahe. Reminder nyo sa ating mga kababayan kung matuloy man itong MGCQ. I think nasa sa ating kamay yung kung paano tayo kikilos eh. Kaya ano pa yung estado ng community quarantine? Dapat nasa isip natin parate yung paano ba natin mapoproteksyonan ng sarili natin and pati na rin ang ating mga pamilya kasi yung the way we respond, react kung paano tayo kumilos
hindi naman yan ididikta ng community quarantine, di ba? Kahit naman sabihin ng gobyerno na ECQ yan, pero lumalabas tayo nang hindi tayo nagsusuot ng mask and shield or hindi natin pinapansin yung iba pang mga reminders, edi ano naman na nangyari sa atin, nahawa pa rin tayo. On the other hand, pag sinabing MGCQ and nag-iingat tayo, ganun pa rin. Protektado pa rin tayo. So nasa sa atin pa rin most of what needs to be done. And we just need to follow, we just need to comply. All right, thank you very much, Dr. Anna Ong Lim.